Basta 60 years old ka, mayroon kang 1,000, regardless kung nakakatanggap ka ng pension sa amman. Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizen dito sa Pilipinas, may pension ka man o wala. Marami sa ating mga senior citizen dito sa Pilipinas ang nakakaranas ng diskriminasyon tungkol sa social pension at syempre tungkol sa mga ayuda na ibinibigay, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya at hindi napapasama ang ating mga senior citizen pensioners. Kaya naman, panoorin mo ang video na ito dahil malaki ang pagkakataon na mapabilang na tayo mga senior citizen, may pension ka man o wala, na mabigyan ng pension buwanan mula sa ating gobyerno sa ilalim ng Universal Social Pension. Kasi ito, nakakalito to sa mga kapatid nating seniors eh. Lalong-lalo na yung may pangkasalukuyang pension. Kasi nabanggit mo kanina, sa 17th Congress, mayroong pasubali yung tumatanggap ng 3,005 and above, hindi kasali. Pero dito ngayon, sa bagong panukala na pinagsama-sama, hindi na yun titingnan. Wala nang guhit. Kumbaga, basta 60 years old ka, mayroong kang 1,000, regardless kung nakakatanggap ka ng pension sa amman. Well, tama po, Sir Floro. Ano? So, ito yeah. Na yung talagang concept of... So, mga kasama, inuulit natin sa mga senior na mga kapatid na nakikinig ngayon, wala na pong guhit. Lahat ng senior dito sa panukalang batas na to, na sana ay maipasa rin sa Senado, ay hindi na titignan kung meron kang pension o wala. Basta ikaw ay 60 years old, kay malakas ka o mahina, may sakit, meron kang tinatanggap sa mga anak mong galing sa Amerika o galing sa Manila, basta ikaw ay 60, meron ka. At ito yung ibig sabihin ng universal pangkalahatan. Okay po? Ayan, maliit. Saktan linaw na yon. Ano, sana maintindihan na ng ating mga tagapakinig at sa mga nanonood na ang universal ibig sabihin para sa lahat. Pero ito naman ang tanong nila. Eh, yan ba naman eh, mangyayari talaga? Saan kukunin ang pondo? Kung Ron, saan ba makukuha ang pondo nito? Saan natin kukunin itong pondo na to? Yes, Chair. Ang pondo nito magagaling siyempre sa national government, dun sa GEA po natin. So, papasok po ito once na maging batas, then the following year na papupondohan pag pinag-usapan na, then papasok po doon. So kung assuming papasa po ito ngayong taon, hopefully pagbalik po natin kasi yung binabanggit ni Kong Kaloy kanina, yes true na approve na po natin doon sa committee pero pupunta po muna sa Committee on Appropriations to determine kung may pondo nga po talaga na mailalagay. So dito, mag-advance na po ako kasi tinatanong nyo rin po kanina doon sa mga una nyo pong pinadala po sa akin na tanong, ano po yung maitutulong po ninyo? Kasi syempre, pagpunta po ito sa Committee on Appropriations, ang kailangan nilang tingnan kung may pagkukuhanan ba na budget para dito. So, mahalaga na doon sa Committee on Appropriations mismo ay positibo yung bibigay po nila. So, papadala po ng Special Committee on Senior Citizens. Hopefully, mapag-usapan po natin ito doon sa Committee on Appropriations ngayong pagpasok, pag-umpisa po ulit ng second session after nitong SONA. And natutuwa naman po tayo dahil yung chairman po ng Committee on Appropriations, yung ating, nasaan rin po siya, party list din po. So, hopefully, magiging maganda. Party list si Kong Kaloy, party list din po tayo, party list din po yung sa chairman ng Committee on Appropriations. So, yun po yung proseso, pupunta po doon, then i-report out doon sa Committee on Appropriations, babalik po siya sa Committee on Senior Citizens, then isasubmit po natin sa Committee on Rules. After doon sa Committee on Rules, i-schedule na po siya para doon sa plenaryo. And, sa tingin naman po natin, wala naman sigurong mag-oppose po nito pagdating po doon sa plenaryo. Una, dahil masyado namang marami po actually yung kasamaan po natin ng mga senior citizens na doon. Then yung pangalawa, lahat naman po kami eh darating doon sa punto na magiging senior din po kami. So I suppose wala tayong nakikita na ganong any matinding issue sa pagpasok po nito, pag-approve po nito sa plenaryo. Ayan po, meron kayong kasamang magiging senior citizen din sa hinaharap, Kong Kaloy. So gusto ko lang idagdag, tama ang sinabi ni Kong Ron, no? Ang mahalaga talaga rito saan kukuha ng pondo.
no? As in any budget, no, pondo ang talagang ano diyan, crucial. Sa matagal naman ho natin pag-aaral, ang importante rito yung prioritization ng pondo. So, dahil alam naman natin kulang talaga ang pondo every year, no? In fact, deficit ho tayo every year. Palaki ng palaki ang ating budget. I think nasa 4 na trilyon na ang ating pondo. Tapos hindi talaga napupunan yan. So, ang tanong ngayon, paano natin i-prioritize ang ating budget? No? Saan natin dadalhin ito? Sino ang pangunahing sektor na ating bibigyan ng pondo? Kaya yun po ang aming advocacy din. No? Maliban doon sa ating mga special sectors, marginalized sectors, doon din sa budget, kailangan maging aktibo rin ang ating mga sektor, no? Ang sektor ng mga nakakatanda or at iba pang sektor, no? Mga magsasaka at mga manggagawa, na maglabi rin sa budget process. Dahil dito po sa budget process na ito, dito nilalaan yung mga pondo at kabahagi ang inyong mga kinatawan sa pagpayag kung ang pondo bang ito ay ilalagak sa isang particular na budget o hindi. No? Kailang pagdibatihan yan. Halimbawa, sa ating pag-aaral sa budget, simula ng aking first term, meron na akong nakita ng isang item dyan, yung risk management fund. Mm-hmm. No? Ano ba yung risk management fund na yan? So, nung inaral natin, ito yung pondo na parang subsidy sa mga malalaking korporasyon, mga mamayayaman na mga korporasyon na nag-i-engage sa business with the government. No? Na pag nalugi sila, halimbawa, may kontrata sila sa gobyerno, nalugi sila, yung pagkalugi nila ay pwedeng kumuha sila ng pondo doon sa risk management fund. Ganon yung konsepto niya, parang binibail out siya. No? So, ang sabi namin, bakit ganon? Pag nag-negosyo ka naman sa labas, kung kumita ka sa'yo, kung nanalugi ka, sa'yo rin yun. Pero dito, naglagak ang pamahalaan ng isang pondo na kung kumita yung pribadong sektor, kanya yung kita. Pero pag natalo siya o nalugi siya, tatapalan ng gobyerno. Parang hindi ho ano yun, no? Magandang priority. No? So, kung meron, kasi nakita ko yan doon sa isang pondo rin, no? Meron akong nakita rin sa budget, yung dyan sa ating mga special economic zones, no? Dito sa PESA, no? May nakita akong pondo minsan dyan, 4 billion. Nung tinanong ko kung para saan itong 4 billion na ito, di ba ang PESA is supposedly is a generating regulatory and control corporation, no? Or an authority. Kumikita yan. Bakit may 4 billion? Ang sagot sa akin during the budget hearing, para ito sa kuryente ng mga locators ng mga foreign foreign corporations, kasama na yung naluging shipyard, no? Yung Hanjin. So, parang nahulog ako doon sa upuan ko. Imagine 4 billion na kuryente nila ng mga locators dyan sa PESA binabayaran ng gobyerno. Samantalang tayo, hindi naman subsidized yung kuryente natin. So, I am citing this. Merong pondo dyan na pwede talagang pag malakas ang lobby natin, pag malakas ang tulak ng mga kinatawan, ng mga kongresista, nasasabihin sa DBM at sa Department of Finance, etong pondo na ito, ilagak nyo rito sa social pension, no? Dahil, wag nyo maliitin yung 10 million elderly or senior citizens, no? Mm-hmm. At malinaw yan sa ating saligang batas. Dapat arugain at kalingain ang ating mga senior citizens. 500 pesos, ano po ba ang mararating ng 500 pesos ngayon? O kahit ma-increase natin ito sa 1,000, mm-hmm. ano ang mararating ng 1,000, no? Pero at least merong natatanggap, no? Ang pangangailangan ng mga seniors ngayon ay nasa 10,000 more or less kada buwan, no? The minimum na kailangan nila is 10,000 a month. Ano ang mga hindi ang layo-layo ng 1,000 sa 10,000, no? Kaya naman, ikaw bilang isang senior citizen, pabor ka ba na tuluyang nang maisabatas ang universal social pension sa lalong mabilis na panahon? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.